Kambal ang paglaki, kambal ang itsura, at minsan, kambal din kung mag-isip. Ito ang alam natin sa mga kapatid na kambal. Pero tulad ng kwento ni na Eric at Elmer na tutunghayan natin ngayong gabi, hindi laging sabay sa lahat ang dalawang taong kambal na binuo ng tadhana. Girls, sabayan nyo kami! 5, 6, 7, and... Ay, nakita niyo yun! Sinadya yung beauty ko! Ambisyosa ka, ako ang sineside niya, di ba, girls? Bangs, akin na nga yung wine. Ay, eto, madam. You're nothing but a second rate. Trying hard. Kapitan! Ano ba yan? Nakaharang kasi yung bangs mo, eh. Tama na, battery pa ako sa bangs mo, Tuti. Pero in fairness. Siya, no? Hi, Kiri! Sabi mo ba? Wow! Nasasaktan mo! Kuya, nagbibiro lang siya. Oh, bitawan mo nga yung friend ko. Ano ba? Gusto kong tumilis eh. Uy, Eric, yung kambal mo! Uy, bakit tama na yan? Bitiwan mo nga siya. Uy, Super Twin Sister to the rescue. Nakashow ko. Bakit? Lalaban ka ba? Para suntukan tayo. Ano nangyayari dito, ha? Ma'am. Ano nangyayari? Ma'am, inaawi nila kami. Edmond! Jason! Sila po eh. Tigilan niyo si Eric at Elmer, ha? Kung hindi, papa, principal's office ko kayo. Go to your classrooms now. Now! Gusto ko yung bangs mo. Thank you, ma'am. Thanks to inyo. Mayos ka kasi, Elmer. Mag-behave ka nga. Mag-behave? Eh, ikaw ba nagturo sa kapatid mo magsalita, ha? Bakla? Or baka tama nga sila na magkakambal kayo ang babae niyong puso? Wala naman hong problema sa performance ang kambal sa mga subjects nila. Pero, Mrs., may concern lang ako. Hindi ko ho alam kung naikukwento to sa inyo ni Eric, pero madalas ho silang tuksohin na binabae, lalo na ho si Elmer. Baka ho pwedeng kausapin niyo sila tungkol dito. Sige po, ma'am. Sige, babalik muna ho ako sa klase ko. Sige, salamat po. Totoo ba sinasabi ng teacher ninyo, kambal? Kasi ho, ma, itong si Elmer, sobrang lambot kung kumilos. May patalitili pa nalalaman. Kinagaya yata yung bakla niyang kaibigan. Pati ho tuloy ako nadadamay. Na. Kinabae ka ba? Hindi ho. Hindi naman pala eh. Huwag ka naman kasing lalambot-lambot. Tignan mo, nadadamay tuloy kayong dalawa. Gagalit ang papa ninyo yan pag nalaman. Uuwi pa naman bukas. Ha? Opo. Sige, bumalik na kayo sa eskwela. At ako'y babalik sa karinderya, ha? Sige. Ingat po. Bye. Ingat din. Ingat po. Sige. Galit ka. Wow, kailangan mo pa magtanong. Tingin mo, Twini. Tingin mo. Alam nga naman magsinungaling ako kay Mama. Ikaw naman yung may kasalanan eh. Kasalanan ko na naman. Mula bata tayo, ako lagi may kasalanan. Ah, totoo naman ah. Sino ba yung matigas ang ulo? Sino ba yung nang-aaway ng mga klase, mga kalaro nating babae? Eh, inaway ko lang sila dahil mas maganda ako sa kanila, no? Bakit kasi hindi mo subukang magpakatigas? Maktong lalaki, okay lang ba talaga sa'yo na tinatawag kang bakla? O ako? Dahil sa'yo, natutukso akong bakla. O sa'yo, okay lang sa'kin, hindi. Siyempre, ayaw kitang idamay, Eric. Pero, hindi mo kasi naiintindihan eh. May aaminin ako sa'yo. Pero huwag kang mabibigla, ah. Alam kong sinasabi ko na malambot akong kumilos, na wala yung ibig sabihin. Pero ang totoo, bakla ako.
Hoy! Totoo! Bakla ako! Isa akong bakla! Bading! Bude! Chokla! Pag-girl! Josa! Teenie, I'm gay! Ang tagal ko din tinago sa'yo yan, ha? Pawarning ako, baka lang mabibigla ako sa sinabi mo. Tinago mo ba talaga yan? Ano? Alatang halata naman eh. May pa, huwag kang mabibigla ka pa. Kakairita to! Ang drama-drama ko dito po, nagtatawanan mo lang ako. Ano? Tanggap mo ba ako na ganito ako? Ano sa tingin mo, Queenie? Ano sa tingin mo? Halika nga dito. Siyempre, tanggap kita. Kambal kita eh. Pero hindi magiging madali ang gusto mo. Dahil kay Papa. Uy, ano ba? Oh, eh, grabe. Kain lang, kain. Ilang beses kong uulitin. Wala dapat ingay kapag kumakain. Sorry po, Pa. Pag inulit mo yan, sa dahon ka kakain. Kailangan ko bumalik sa iligan. Kararating mo lang ah. Hindi ba dapat sa makalawa ka papabalik? Pasensya na yan. May emergency. Alam mo na yun. Okay kayo. Huwag niyong bigyan ng sakit ng ulo tong nanay niyo. Lalo na kayong dalawa. Opo, opo. Pa? Kailan po ba kami makakabisita kay Lola sa Iligan? Ah, ah, Inday, malilit ka na. Sige na. Pagtatabi kita ng pagkain, pagbabalot kita? Hindi na, Lola. Ayos na. Babalik na lang ako sa susunod na buwan. Sana naman, dalas-dalas ang mong pagbisita dito. Sige. Pa, sabay na ako, Pa. I was never your partner. I'm just your wife. Kaya hindi mo ko rin respeto. Joe! Ikaw naman, mama. Hindi na joke lang kita yan sa atsag na face mo. Dear Charo, mula bata pa kami ng kambal kong si Elmer, hindi namin laging nakakasama si Papa. Dahil sundalo siya, dalawa hanggang tatlong beses lang sa isang buwan siya nakaka-uwi. Okay sa amin yung magkapatid, dahil kapag nandyan siya, parang martial law. Kaya lang nakita namin na sobrang ikinalungkot iyon ni Mama. At noong namatay ang lola namin sa father's side, doon naging malinaw sa amin ang lahat. Hindi kayo. Papa, basta po kayo. Basta ka. Okay. Ayos ako. Halika sa loob. Pa, usap mo na daw kayo ni Mama. Sandali. Ma, bakit Papa din yung tawag ng lalaki dun kay Papa? Ma, bakit ganang makakawag kung babaagi Papa? Baka siya yung asawa. Alam mo, susunod ko. Ma,
mga anak. Siya ang asawa ng papa ninyo. Ang legal na asawa ng papa ninyo. Pangalawang pamilya lang tayo. Kaya pala dalawang araw lang sa isang buwan kung dalawin kami ni Papa. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa legal niyang pamilya. Ang sabi ni Mama, mahal niya si Papa, kaya siya pumayag na maging pangalawa lang kaming pamilya. Ano yan? Ano to? Hindi. Ha? Wala ano po, to? Wala po. Ano to? Hindi. Bakla ka ba ito? Wala po, wala ha? Po, wala ka po, wala po! Wala ka lang, sandali lang! Ay, ano ba nangyayari? Sandali lang pa! Yan ho kasi yung uso sa eskwelahan. Kaya halos lahat ng lalaki yan yung ginagawa. Oo nga, Papa. Kaya nga lahat ng chicks nagkakakas sa amin eh. Tandaan nyo, hindi kayo pwede maging bakla. Sundalo ako! Ano na lang sasabihin ng mga tao kung may anak akong ganyan? Nakakaya yung bakla, pero sa dalawa niyong pamilya, hindi. Anong sabi mo? Anong sabi mo?! Erling! Erling, tama na! Huwag niyo kasing pasusin ang papa niyo! Lot, tuluan mo itong dalawang ito, ha? Kayo naman kasi. Pagkatapos nun, ay nakatapos na kami ng high school ni Elmer. Naging magkaiba kami ng pinasukang college. Pinagpatuloy namin ang pagtago ng sikreto ni Elmer, kaya hanggang sa huling hininga ni Papa, na namatay dahil sa barilan, hindi niya nakumpirma ang pagiging bakla ng kambal ko. Father dear, sorry ah, hindi ko nasabi sa'yo. Pero, ito po, nasabihin ko na po. Huwag po kayo maging bibigla ah. Huwag po kayo babangon. Ito na po. Bakla po ako. Ang totoo po kasi, gusto ko naman po sabihin sa inyo nung buhay pa po kayo eh. Pero nakakasyukot po kasi kayo eh. Kaya sinecret ko na lang po muna. Pa, pakiusap ko lang po na total alam niyo naman po. Baka po pwedeng huwag niyo po akong multahin. May nakakakita kang multo. Ikaw, multo. Iba rin ang estilo mo, ha? Pa-hard to get. I love it. You wanna buy me some trick? Ang kapal ng duay mo, ang kapal ng mascara mo, tatlong patong ang stockings mo, wala kang pambiling alak. Ang sweet naman nito. Pakit. Doon. Okay na yan ah. Caring-caring na yung pinakawalan mo pa. Unless iba ang type mo. Ay hindi. Ang ibig kong sabihin, yung type mo yung mistisa. Parang itong si Seti, od. Ay, mali pa rin. Ano, ang ibig kong sabihin, ang type ni Seti yung mistiso rin. Hi, Queenie! Ay, may mga Marceline. Hi, girl! Gusto na mga bakla. Ano na? Anong gana? Play pa kayo? Ay, mga pala si Elmer. Oo nga. Saan ba yun? Hmm.
daw si Elmer to. Bakit ganyan ang itsura mo? Eto na nga. Alam nga naman, i-deny ko pa sa itsura kong to. Bakla ka? Hindi! Rockstar! Macho siya, ma! Obvious ba, ma? Ganito na ako eh. Ito na talaga ako. Magagalit ang papa mo niyan. Ang papa mo magagalit! Ma, kung magalit si papa, edi habang nagma-makeup ako, pinapangit niya na ako. Pero, tignan niyo naman. Achieve na achieve! Ang ganda-ganda ko! Kaya lang naman ako hindi nakapagladlad dati. Dahil sa takot ko kay Papa. Pagod na ako magpanggap! Sigurado ka ba dyan sa pinapasok mo? Final answer na, Mama. Kung sa bagay, ramdam ko na yan eh. Matagal na eh. Mabuti na lang meron pa akong isang anak na lalaki na pwedeng magpatuloy sa apelyido ng iyong ama. Carry lang sa'yo, Mama. Anong carry? Ay, basta, Mama! Thank you so much! I love you! I love you too! Sige, alis na kami, ha? Kasi magbubukas pa kami ng karinderya. Alip ka na! Ay, pagbukas. O, diba? Ang ganda ko. Oo, ganda mo eh! Alam ko na yan. Bye-bye! For me? Saya. Nakit doon. Grabe bro, napaka-intense nung nice game. Game bro. Pero nice game. Ayos. Uy, si Eric ko? Uy, Eric! Pare! Ano ba? Hey bro. So ano, kailan ka sama sa inuman ng barkada natin? Text niyo lang ako, dude. Oo nga bro, hindi ka na sumasama sa amin eh. Bro. Pwede ni palagay naman sa likod ko. Hindi ko kasi maabot eh. Last game, bro. Last game. Last game. Oh. Tsaka bro, asahan ko yun, ha? Oh, okay lang. O sige, maun na kami. Maun na kami. Go, bro. Go. Bro, ha? Oh, ba't ganyan na naman kayo makatingin? Ay, ikaw, bakit ka ganun makakangiti? Correct. Alam nyo, hindi ko alam kung kaibigan ko talaga kayo, ewan. Nagabi pa kayo ng buwisit. Ito naman, alam mo, napaka-mainitin ng ulo mo lately. So, naig mo pa yung babaeng meron, Diyos ko. Correct. Ba't di ka kaya tumulad sa kambal mo? Laging happy! Ayan, lutang na lutang ang ganda lagi. Ay, galing. Bumili ng sagi. Good for the day, kain! Sagi! Good for the day, sagi! Budget ka, ma? Okay lang ba tayo? Medyo hirap ng konti, anak, kasi wala na si papa mo. Alam mo naman eh, karinderya lang pinagkukunan natin. Tapos kayong tatlo nag-aaral pa. Pero huwag mo akong alalahanin. Kakayanin ko ito para sa inyo, ha? Ay, Elmer, ano mo? Bumaba ka na dyan! Gusto na kitang makita! Halika na! Sandali lang, ma. Excited much? Siyempre! Presenting! Wow! Ang ganda mo! Tasa! Sakit ng ulo. Sakit ng tiyan. Ay, sakit ng tiyan pala. Ah! Oh, ganda mo naman, anak. Halika nga dito. O, oh, dahan-dahan. Wow naman. Ang ganda. O, ba? Ang ganda mo naman, anak. Kaya alam, parang masyado atang sexy. Ay, priority. Nasa kanya. Ito na ang priority. Ayan. Tingin nga. Okay ba, ma? Ah, diba? Naku, parang sexy pa rin ata.
Ano ba, ma? Debo ang pupuntahan ko, hindi pa basa. Ay. Kailangan lamutang ang kagandahan ko. Kung sa bagay, aba, syempre, mabuti na lang nagmana ka sa ganda ng nanay mo. Gusto mo yan. O, sus, may nagselos. Ito naman, kung maganda naman yung kakambal mo, ikaw naman ang pinaka-pogi para sa akin, di ba? Naman, ma'am, malamang. Eh, syempre, siya na lang yung natitirang lalaki. Tama, at siya ang magpapatuloy ng lahi ng papa mo. Bakit? Pala, mga dude. Nakambal ko si Elmer. Hi, boss. Hanep, pare. Pare, ikaw lang yan ang minikipan, ah. Pare. Pare, mong bagay sa'yo, loge, ah. Ikaw, bro. Kailangan ko, ah. Excuse me. Rick, sandali. Pwede bang kung nasan ako? Huwag kang pumunta! Dahil pati ako napapahamak sa'yo! Dahil dyan sa kapaklaan mo! Itigil mo na nga yan! Alam mo, nagladlad lang ako para nagbago ka na sa akin eh. Akala ko ba okay tayo? Akala ko ba tanggap mo ko? Yun ang sinabi mo sa akin, di ba? Ba't mo pala ako pinagtanggol sa lahat nun kung sa bandang huli, hindi mo pala ako carry? Ito ako, Eric. Ito ang totoong ako. Ano ba gusto mong gawin ko? Bumalik ka po sa pagpapanggap? Mabuhay sa kasinungalingan para lang hindi ka tuksohin? Ang selfish mo naman! Ikaw ang selfish! Dahil sarili mo nang iniisip mo! Dahil dyan sa kambaklaan mo, nasisira ang buhay ko! Masaya ako sa pagiging totoo ko. At sana ikaw din! Alam mo kung bakit? Dahil isa ka sa pinaka-importanteng tao sa buhay ko. Kung hindi ka magiging masaya para sa akin, hindi ako totoong magiging masaya para sa sarili ko. Bar nung kambal mo nung Sabado, ah. Tari ng kilay niya, oh. So, nakikita mo na yung sarili mo pag babae ka? Ang ganda, my friend! Pwede ba, girls? Leave me alone! Oy, Eric! Pare! Ay, sorry, bro. Tsaka, ba't yun ang bigla na wala sa bar? Wala, bro. Tsaka pala, pare. May itong kambal mo. Ganda. Taipan ko yata. Oh, tsaka, kaya ka sasama sa amin. Mag-iinuman kami ulit. Oh, bro. Oh, kayo, sama kayo, ha? Sure! Go, go, go! Friends, girls. Sige, next time. Oh, alam mo, ha? Sama ko yun, pare. Okay, bro. Sige, bro. Next time. Ganon! Pagkaigis ang ali-aliwalas na mukha mo, sa amin nakabusangot. Eric, huwag ka na kasing magtanggap. Hindi ka ba naiingit sa kakambal mo? Masaya siya kasi nagpapakatotoo siya sa sarili niya. Kaya ako namin ini-encourage mag-out para maging happy ka. Eric! Ano ba nagsasabi niyo? Mag-out? Ay! Alam mo, my friend, matagal na namin naaamoy na kapareho ka ng kambal mo. Hmm, pa. Kahit nga mga classmates natin, napapansin din. Pero
Pero kahit na hindi ka nagsasabi sa amin, itanggap na tanggap ka pa rin namin. Yes. Oh. Totoo. Bakla ako. Yeah! Kaya ko ba talaga yung pinagdadaanan ng kakambal ko? Na maliit, pinabastos. Hindi naman ako kasing tapang niya eh. Ano na si Mama? Ako na lang yung inaasahan niyang lalaki sa amin. My friend, natututo ka rin gaya ng twin sister mo. Sabi mo nga, mabait naman yung mama mo. Yung papa niyo lang yung may ayaw kay Elmer, di ba? Alam ko na! Mag-test lang tayo! Moment mo na to, Eric. Papasok ka sa club. Pagtitinginan ka ng mga tao. Pak! Pero akalain nila, ikaw ang kakambal mo. Pag may bumate, bati lang. Pag may bumeso, beso lang. Tikman mo ang buhay ng kambal mo na dapat patagal mo na rin naranasan. Kung di ka lang natakot noon. Choice ka ba? Ibilang hindi mo mahanap yung heels mo kanina. Naku, ate ko siguro gumetlock nun. Pero sabi niya may duty daw siya eh. Duty? Baka duty sa party. Correct. Hindi naman. Wow, ha? To change outfit ka talaga? Kinakabog mo talaga ako? Parang ano na kanina siya? Ang sinasabi ng babaeng ito. Hello, kalada din lang namin. Kaloka. Te, may amats ka na. Ay, naku, Che. Excuse me. Oo, umuwi ka na. Bye. Oh, di ba? I feel like sexy and free. Uulit? Uulit ang Lola? Can you be boy, di ba? Ang sarap. You love it. I love it. Change outfit ka na naman. Singata talaga ako. Sayang ka ni. Ang ganda mo pa naman. Ay, ang ladi mo, ha? First day mo pa lang. OMG! Pakala ko nakakabasa sa lamin! Si Twini mo yan! Ganda, diba? Sige, sige, ganito gawin natin. Let's pretend this is the magic mirror. Karap mo ang iyong sarili. What would you tell yourself? Tito Boy, ikaw ba yan? Correct. Girls, girls, ibigay natin to sa kanila. Yeah, tara. Hindi magbabalik ang the bus! Wow, dito tayo bumalik. Kung sinabi ko sa'yo na hindi kita tanggap, gusto ko sabihin sa'yo na hindi totoo yun. Ingit na ingit ko sa'yo. Dahil ikaw, nakayanan mong aminin ang totoo, katao mo. Natatakot ako baka hindi ako tanggapin ang mga tao. Ni Mama. Ano kung di mo ako mata... Sorry kung ngayon ko lang. Ngayon ko lang inamin sa'yo. Nagdadalawang isip nga ako kung kaya ko to eh. Napractice na nga ako ngayong gabi. Masarap sa feeling, no? Masarap maging ikaw. Masarap sa feeling na nagpapakatotoo sa sarili. Tama ka. Pero alam mo, mas bongga yung blush on mo pag hindi masyadong kaputok.
Kasi hindi na uso yun. Ang uso mo yun, fresh na fresh. Ganon. At sa namang katangahan ang galing ang takot mo na hindi kita tanggapin. Ano ako, ipokrita? Ako lang ang pwedeng maging fabulous sa ating dalawa. Kaya nga dito. Kakaloka? Matumbay nga tayo. Kahit anong angulo. But don't worry. Your secret the same with me. Sali naman kami. We're proud of you guys. Pero tama po itong ngayong blush. Welcome to Monte de Ramos Fashion Channel! And tonight, bibigyan namin kayo ng tip kung paano magpaganda just like us! Basketball po kasi. O sige, mag-iingat ka, ha? Of course, Mother. Good night! Good night! Sweet dreams! Sweet dreams! Oh my God! Bukit na yun! Elmer. Siya nga pala. Nandito ba si Eric? Juan kasi, si Eric? Alright! Sino si Eric? At sino si Elmer? Dahil ba doon sa lalaking yon? Alam mo, ang dami-daming lalaki dyan. Kung hindi ka niya tanggap, edi hindi siya para sa'yo. Ang kasabihan niya, di ba, there are many fishes in the ocean. Pati hipon, madami. Bal.
Sa tingin mo may tatanggap pa sa ating lalaki? Namasta! Eric? Ma. Hindi ba bag mo ito? Opo. Opo. Eh, bakit ganito laman? Mother? Tweenie, sorry. Hiniram ko yung bag mo na hindi ako nagpapaalam sa'yo. Mother, akin po lahat ng mga yan. Osha, huwag na ako, ha? Ano ka ba? Super pagtanggol at pagtakit mo sa akin noon. Well, now, it's my turn naman. Ano ba, Tweenie? Hanggang kailan ka ba talaga magtatago kay Mama? Forever. Ha? Ano, Tweenie? Hindi pwedeng forever. Ano to? Kwarenta na tayo sa bintana pa rin tayo naglalabas ng nakamuhil? Tweenie, hindi nakaka-girl. Alam mo, mag-out ka na rin kay Mama. Wrong ka dyan. Si Papa lang naman may issue eh, hindi si Mama. Tignan mo ako, tinanggap ako. E paano pa kaya kung ikaw, di ba? Thank you. Tanggapin ka rin nun for sure. Ano ka ba? Naku, napakaganda naman itong anak ko. Hahaba, maliit na bagay lang to. Ano ka ba? Oh, asan si Peter? Ay, ate, nag-iinarte yung bakla. Hindi daw siya makakasama ngayon. Pero, sasamahan daw ako ni Tweenie. O, di ba, mas bongga? Oo, mas mabuti yan. Para meron kang tagapagtanggol. Just in case na bastusin ka. Tama. Teka, nasan ba yung pogi kong anak? Eric! Eric, bumaba ka na nga dito! Eric! Diba? Double exposure. Bakla ka din? Bakit? Good morning! Musta naman? Masaya ba maging tasa? Gaga, mas masaya nga maging plato mo. Gusto ko yan. Kumain na kayo. O, ayan. Yan ang baon nyo. Bahala na kayo dito. Malalaki na kayo. Tsaka nga pala, wala sa inyong giginik, ha? Masyadong magastos. Matara na, babae! Tunay na babae! Lika na! Kayong dalawa, huwag niyo nang papansinin si Mama, ha? Basta ako, ang saya ko kasi Tres Marias na tayo! O, sige na. Hoy! Basta may make-up niyo ko. Sure na! Bye! Bye-bye! Hoy, ba't ganyan mukha mo? Ano, give up na agad? Ha? Fight lang ng fight, Tweenie! Ano ba? Di ba nakakating sa'yo yung memo na isang requirements na isang bakla, dapat matapang.
walang bakla ang hindi malakas ang loob. Hmm? Trust me, maayos din ang lahat. Hmm. Smile! Pero lumipas ang mga araw. Tuluyan na talagang nag-iba si Mama. Hindi lang sa akin, pero sa amin ni Elmer. Ma, kung nahihirapan ka ng pagsabay-sabayin kaming tatlo sa college, pwede naman akong huminto muna eh. Ang importante, makagraduate si ate. Ako din, Ma. Total, graduating na naman si ate. Habang di kami pumapasok, baka pwedeng tumulong kami sa kalenderya. Tutulong kayo sa kalenderya? Baka naman lalong malasin ang negosyo ko. At saka baka man lalaki lang kayo doon. Alam nyo, ang lalaki para sa babae. Ang babae para sa lalaki. Ikaw may kasalanan dito eh! Hinawaan mo, kakambal mo! Ma, hindi po sakit ang pagiging bakla! Alam mo, kung buhay lang ang ama ninyo, hindi kayo magkakaganyan. Magpakatuwid nga kayo! Magsimba kayo! Magumpisal kayo! Magpagamot kayo! Magpalbularyo kayo! Wala akong pakialam! Basta magpagaling kayo! Ma, hindi nga! Hindi nga! Alam ko ba matatanggap ako ni Mama? Lalo lang natin pinalalala yung sitwasyon eh. Dapat tinago ko na lang sa sarili ko to. Dapat din ako nakinig sa'yo. Pati relasyon namin ni Kambal, naapektuhan na rin. Pero tinuloy namin ang pagtigil muna sa pag-aaral para tulungan si Mama sa paghahanap buhay. Pinilit namin siyang intindihin. Naku naman! Ang sweet talaga nito talaga. Teka lang! Meron din akong regalo para sa inyo. Wow! That's so sweet! Siyempre, identical din ang balo! May gift din kami sa'yo. Galing sa aming dalawa to. Ay, thank you, Eric! Ano? Thank you din, Elmer. I'm sure maganda to. Magugustuhan ko to. Tama ba ako? Sasabihin ko yun. Merry Christmas, Mama! Ma, pansinin mo naman yung forma namin ni Twinnie, oh. Okay ba? Ma, bakit dati excited pa kayong makita kung gaano kaganda si Kambal? Bakit hunong ako na? Wala na. Bakit po si Elmer? Tanggap niyo. Dati yun. Nung siya lang, tumagtag ka pa. Bakit? Ano po bang kaibahan ng kaming dalawa? Pag ako, hindi ako pwedeng maging masaya? Ma, hindi po material na bagay ang magandang iregalo niyo sa amin ngayong Pasko. Ang pinakamagandang bagay na ibibigay niyo sa amin ay matanggap niyo kami. Hindi ba yan ang kabilin-bilinan ng papa ninyo? Hindi man niya naibigay ang pangalan niya sa akin. Pero ibinigay niya yun sa inyo. Ipinagkaloob niya yun sa inyo. Dadalhin niyo yun. Kaya huwag niyong dudumihan. Tama na ang isa. All this time, akala ko tanggap mo na ang pagiging bading ko. Yun pala ginawa mo lang yun dahil iniisip mo si Papa. Okay lang na pating ako, bakla ako. Dahil ang kapatid ko, lalaki pa rin. Patay na si Papa, pero ramdam ko pa rin ang marshal sa bahay na to! Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan!
Totoo naman ang sinasabi ni Elmer, ha? Buong buhay namin, hindi namin naramdaman si Papa. Dahil anak kami sa labas. Ang tagal namin nabuhay sa kasinungalingan. Dahil akala namin, normal tayong pamilya. Ayaw na namin mabuhay sa kasinungalingan. Ma, ito kami. Bakla kami! Anong gusto niyong gawin ko? Magpakalalaki para magkaroon ng pamilya? Para sundin ang yapak ng papa ko? Naisip niyo po ba kung magiging masaya ako kung magpapanggap ako o siya? Kung magkakaasawa ako, magiging masaya kaya siya kung malaman niyang lalaki ang gusto ko at hindi babae? Ma! Alam niyo ang pakiramdam ng may kahati! Di ba masakit? Kayo mahiya. Parang bahay niyo na to, ha? Pagkatapos niyo kumain, magkakanta tayo, ha? Wala kayo dyan, ha? Salamat po. Mami! Mami, dito tayo! Anak, napili mo na ba yung kanta? Nakita niyo, welcome na welcome na kay Kipadir. Pero ang mga malulungkot yung pes, wititit. Paskong Pasko naman, smile naman dyan. Kaya go, lafang, attack, ipush nyo yan. Ha? Yes, Dad! Ito na yung duet natin, ha? Ayan, perfect! Ayan, ha? Good. Go, Dad. Here we go now. Singing my favorite song, my love. I love that song. Here we go. Whoops, skinny, whoops, skinny, whoops. I want to know you. Ha ha ha. Whoops, skinny, whoops, skinny, whoops. Hope you feel the same too. Ma. Ma, kain ka na. Sayang naman yung handa natin. Kakapanibago, ma. Kasi, kahit wala naman si Papa tuwing Pasko, nandyan yung kambal. Merong maingay. Merong lagi nagpapasaya. Alam mo, Ma, nung isinakripisyo ng kambal yung pag-aaral nila para sa akin, para hindi ka na mahirapan, naisip ko, mas naging lalaki pa sila, Pat. Mas naging lalaki pa sila kesa kay Papa. Kasi si Papa, hindi tayo napanindigan. Ma, itsura lang naman nila yung nagbago, eh. Pero sila pa rin si Eric at Elmer. Mga anak mo na nagmamahal sa'yo. At yung mga mahal na mahal mo. Umayos, ito na yung kwarto niyo. Ito, dito kayo higa, ha? Yan. Thank you po, Tito, talaga. Sus, wala yung kambal. Basta masaya yung dalaga ko. Siyempre, dun ako. Si Pader talaga, oh, cheesy. Eh, siyempre. Oh, ito, anak ko. Girls, good night, ha? Pahinga, pahinga. Good night. See you tomorrow. Bye.
Pahinga na kayo, ha? Salamat po. Salamat po. Sige, pahinga kayo, ha? Welcome to Monte de Ramos Twin Sisters Reality Show! At ito ang teleserye ng buhay namin. Ang drama. Colorful ang Tweenie. Parang rainbow. Sorry talaga, Tweenie. Hindi tayo sa akin, hindi tayo magkakaganito. Natamay ka pa. Tweenie, kambal na ng pagiging bakla natin ang napakaraming masasakit na karanasan. Mahirap pa rin sa iba na intindihan tayo at matanggap tayo. Pero huwag mong kakalimutan na may kakambal kang maganda. Nadadamayan ka at hindi ka iiwan. Rini, sa'yo talaga ang Rini Award of the Year! Oo, oh, ngayon, ikaw naman gusto mag-hug? Hindi naman eh. Thank you, Queenie. Thank you. I love you. I love you too. Miss ko na si Mama. Miss ko na nga kung siya eh. Sabi ko, kambal. Nagre-replay. Magpabagong taon na, hindi pa rin sila bumabalik. Namimiss ko ba sila? Pagmamahal ko sa papa ninyo. Alam nyo naman, kahit na kailan hindi siya naging akin, kaya siguro gustong-gusto kong ipagpatuloy niya yung pangalan niya. Kasi yun na lang ang naiwan niya sa atin eh. Kaya lang hindi ko alam na dahil doon nasaktan ko kayo, na napigilan ko ang pagiging masaya ninyo. Kayo na kahit kailan man hindi nyo ako iniwan. At hindi na. Inalaglag na sa dagat, hindi na makikita. Forever na to! Oh. Teka, akala nyo ba kayo lang ang may regalo? Ito. Dahil pinaalala niyo sa akin na kahit na anong itsura ng tao, kahit na anong buhay ang pinili niya, sa huli, ang pinakamahalaga pa rin ay kung ano ang pagkataon niya. Proud ako sa inyo dahil napakabubuti ninyo. Mama! Wow, kotse! Charles, thank you, Mama! Wow! 50 pesos lang bili namin yan sa bangket. So naman, binuko pa ako. Pero tandaan nyo, kahit hindi tunay ang perlas na yan, ang aking pagtanggap at pagmamahal sa inyo, tunay na tunay. Happy ending pa rin naman pala. Tanggap na kami ni Mama. Yun nga lang, di pa rin kami pwedeng mag-boyfriend ni Kambal. Sorry, strict si Mother. Sa lahat ng nangyaring ito, malaki ang pasasalamat ko sa kambal ko na hindi ko lang kamukha, pero kasangga ko rin sa buhay. Hanggang dito na lang, Eric.
Kahit gaano karami pa tayong marinig at matunghayan na kwentong kambal, hindi napabawasan ang interes natin sa kanila. Dahil ito sa konsepto ng pagkakaroon ng kapareho o katulad ng ating sarili na nakakaintindi sa atin at tunay na karamay natin sa buhay. Ipinakita ito ng kwento ni na Eric at Elmer na nadoble man ang problema at komplikasyon na hinarap. Doble din naman ang suporta at pagmamahal na natanggap sa isa't isa. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po, mga kapamilya.